Ang kamatayan ay hindi lang ang pagwawakas ng buhay ng isang individual, kundi nakapaloob rin dito ang mga kasaysayan at layunin na nakakapagpabago sa hinaharap. Bagaman ang kamatayan ay masakit sa kalooban, ngunit mayroon naman itong kababalaghan na may malalim na kahulugan, na siyang ginagamit ni Oda upang pagandahin ang kanyang mga kwento. Karamihan din sa kamatayan ng isang individual, ay ipinapakita ni Oda sa atin sa pamamagitan ng mga flashback na siya ring nagsisilbing inspirasyon sa sumunod pang mga henerasyon. Ang kamatayan ay ginagamit ni Oda hindi lang para kunin ang ating atensyon, kundi paraan din ito upang paunlarin hindi lang ang pananaw ng isang karakter, kundi maging ang kanyang kapangyarihan. Una tayong ipinakilala sa kamatayan ng hari ng mga pirata na si Roger, na siyang nagpasigla hindi lang sa mga nakasaksi sa kanyang pagbitay, kundi sa mga sumunod pang henerasyon ng mga pirata. Ang huling mga salita ni Roger ang nag-imbita sa napakaraming mga pirata, upang kunin ang lahat ng kanyang mga kayamanan na iniwan nito sa isang misteryosong isla. Ang kamatayan rin ni Roger, ang nagsilbing liwanag sa pag-uumpisa ng makasaysayang paglalakbay ng mga pirata, upang hanapin ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Sa kakatapos nga lang na Jump Festa 2021, ay may iniwang mensahe si Oda at patanong nitong sinabi ang tungkol sa posibleng hakbang na gagawin ni Shanks ngayong taon. Hindi man direktang sinabi ni Oda, ngunit tila ipinapahiwatig nito ang posibleng malaking hakbang na gagawin ng grupo ni Shanks sa kasagsagan ng Wano Arc. Sa lahat ng mga emperor ay si Shanks ang nananatiling kalmado, at mas pinipiling pag-usapan ang mga hidwaan upang maiwasan ang pagkakaroon ng malaking digmaan. Matagal na ring usap-usapan sa One Piece community, ang kamatayan ng emperor na si Shanks sa kamay ng kapwa niya emperor na si Blackbeard sa kanilang nakatakdang laban. Kaya naman ang sinabi ni Oda tungkol sa paggalaw ni Shanks ngayong taon, ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang posibleng malaking hakbang na gagawin ni Shanks ngayong taon, ay malamang may malaking koneksyon sa piratang nais nitong talakayin kasama ang limang elder na magpunta ito sa Marijoy. Maging noon at magpahanggang ngayon, ay tanging si Shanks lamang ang nakakaintindi kung gaano kalaki ang banta na dala ni Blackbeard na siya pa lamang ang nakakaalam. Sa lahat ng mga pirata maging ang world government, ay tila si Shanks lamang ang mayroong impormasyon tungkol sa mga sekretong itinatago ni Blackbeard na hindi pa naibubunyag kanino man. Sa kabila ng panganib na dala sa pagpasok sa barko ng isang kalaban, ay hindi nagdalawang isip si Shanks na magbigay babala sa pinakamalakas na pirata sa posibleng maling desisyon na kanyang gagawin. Ang hindi nila pakikinig sa mga babala ni Shanks noon, ang naging sanhi hindi lang ang pagkamatay ni Ace at Whitebeard kundi ang pagkasira ng kanilang buong pamilya. Ang digmaan sa Marineford ay natapos sa pagdating ni Shanks na ayon sa kanya, ay masyado ng maraming buhay ang nawala para ipagpatuloy pa ang nagaganap na digmaan. Matapos nga ang paghamon ni Shanks sa lahat ng mga nasa Marineford na gusto pang lumaban, ay sinabi ni Teach na masyado pang maaga upang patulan niya si Shanks sa isang laban. Nagpapahiwatig lamang ito, na may balak ng labanan ni Blackbeard si Shanks sa tamang panahon, kung saan malaki ang kanyang tsansang manalo sa kanilang magiging laban. Maging noon pa man, ay mayroon ng mga nag-uugnay sa pagitan ni Shanks at Blackbeard na minsan ay hindi lang natin napapansin. Sa lahat nga ng limang mga volume cover na kasali si Shanks, ay mapapansin mo agad na palaging kasama dito si Blackbeard na tila nagpapahiwatig sa tunggalian sa pagitan ng dalawang pirata. Ito lamang ang isa sa mga patunay na may inilaan si Oda para sa nakatakdang paghaharap ng dalawang ito, na posibleng hindi natin magugustuhan ang resulta ng kanilang magiging laban. Ang isang peklat, ay hindi lang sanhi ng mga sugat na natamo sa isang laban, kundi isa rin itong palatandaan sa panghabang buhay na tunggalian ng dalawang magkalaban.
Ang peklat ni Zoro sa kanyang dibdib ay isang paalala sa kanyang unang laban kay Mihawk, at isang palatandaan sa kanyang pangakong lalakas para sa kanilang muling paglalaban. Ang peklat sa katawan ni Luffy ay hindi lang nag-uugnay sa kanya kay Akainu na siyang pumatay sa kanyang kapatid, kundi paalala rin ito sa mga taong nag-alay ng buhay para sa kanyang kaligtasan. Kapareho lang din dito, ang peklat sa mukha ni Shanks na siyang nagsisilbing pundasyon sa matinding tunggalian nilang dalawa ni Blackbeard para tapusin ang naumpisahan nilang laban. Marami ng araw matitinding sugat na natamo si Shanks sa kanyang mga pakikipaglaban, ngunit tanging ang simpleng sugat mula kay Blackbeard ang pinakamasakit raw sa lahat ng mga ito. Kaya naman hindi lang isang simpleng sugat ang dahilan ng matinding galit ni Shanks kay Blackbeard, kundi malamang mayroon pa silang malalim na koneksyon na hindi pa naibubunyag. Ang piratang Roger ay ang kauna-unahang grupo ng mga pirata na nakarating sa Laugh Tale kung saan nakapaloob ang kasaysayan ng mundo na pilit pinagtatakpan ng world government. Bagaman hindi nakasama si Shanks papuntang Laugh Tale ay panigurado namang may alam ito tungkol sa Void Century at ang digmaang naganap sa mundo 800 taon na ang nakalilipas. Malamang may alam din si Shanks tungkol sa Will of D, at ang sinasabing itinakdang tao na malalampasan ang kanilang grupo at magpapatuloy sa mga nasimulan ni Roger. Malamang si Shanks din ang inatasa ni Roger upang hanapin at gabayan, ang taong itinadha ng makakahanap sa One Piece na siyang makakapagpabago sa kasalukuyang mundo. Bilang isang D ay malamang inakala rin noon ni Shanks na posibleng si Blackbeard ang taong tinutukoy sa prophecy na siyang magpapatuloy sa naiwang misyon ng kanilang kapitan. Sa tingin ko, maaaring nagkaroon din si Shanks at Blackbeard ng matatawag nating isang pagkakaibigan, subalit nauwi ito sa pagtataksil ni Teach na naging sanhi ng kanilang matinding hidwaan. Malamang, naikwento rin ni Shanks kay Blackbeard ang kanyang mga nalalaman, hindi lang tungkol sa Void Century kundi maging ang kasaysayan ng mga di, 800 taon na ang nakalilipas. Dahil sa kanyang pagiging isang di, ay kaya ganun na lamang ang tiwala ni Blackbeard hindi lang sa kanyang mga abilidad kundi maging ang kanyang nakatakdang kapalaran. Ang mga maling desisyon noon ni Shanks kay Blackbeard ang nagsilbing aral sa kanya, upang ingatan ang mga impormasyon na ipinagkatiwala sa kanya ng kanilang grupo. Upang hindi na maulit ang kanyang mga kamalian ay minabuti ni Shanks na huwag sabihin ang lahat kay Luffy, bagkus binigyan lamang niya ito ng pag-asa at motibasyon para sa kanyang mga pangarap. Hinayaan na lamang ni Shanks na ang kapalaran na mismo ang magdadala kay Luffy kung siya talaga ang itinakdang tao, na siyang magpapatuloy sa naiwang misyon ni Roger sa panghuling isla. Marami na rin mga teorya ang nagsilabasan tungkol sa pagkatao ni Shanks bilang isang celestial dragon, na ayon kay Corazon ay ang mortal na kaaway ng angkan ng mga di ilan taon na ang nakalilipas. Kaya naman ang laban sa pagitan ni Shanks at Blackbeard ay hindi lang sa pagitan nilang dalawa, kundi maging ang tunggalian ng dalawang magkaibang lahi na nagsimula na noon pa man. Si Shanks ay hindi lang isang emperor, kundi isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ni Luffy na nagsilbi bilang kanyang inspirasyon para maging susunod na hari ng mga pirata. Sa Fuchsia Village ibinigay ni Shanks kay Luffy ang Straw Hat na may pangakong ibabalik ito sa sandaling isa na itong ganap na mahusay na pirata. Ang tanong ay maaabutan pa bang buhay ni Luffy si Shanks upang ibigay ang Straw Hat sa kanya, bilang tanda ng kanyang naging pangako ilan taon na ang nakalilipas. Kung ating pagbabasihan ang estado ni Luffy ngayon bilang pirata, ay masasabi na nating isa na siyang mahusay na pirata dahil na rin sa kanyang mga tagumpay sa nakalipas na mga taon. Kaya naman pagkatapos ng Wano Arc at matalo ni Luffy ang emperor na si Kaido ay posibleng handa nang makipagkita si Shanks kay Luffy upang tuparin ang kanilang naging sumpaan. Subalit sa tingin ko ay mauuna pa ang laban sa pagitan ni Shanks at Blackbeard, bago ang napipintong pagkikita ni Shanks at Luffy para sa kanilang binitawang pangako.
ang kanyang straw hat, ang nagsisilbing palatandaan ni Luffy sa mga pangakong binitawan niya kay Shanks para sa muli nilang pagkikita. Sa lahat ng dating nagmamay-ari ng straw hat, ay may isang bagay lang akong napansin at pagkakaiba ni Luffy sa mga naunang may hawak ng straw hat na si Shanks at Roger. Ang pangalan ng grupo ni Shanks ay ibinasi sa kulay ng kanyang mismong buhok habang ang pangalan naman ng grupo ni Roger ay ibinasi sa kanyang pangalan. Kaya naman hindi na maaaring tawagin si Luffy bilang Straw Hat Luffy kung maisasauli niya kay Shanks ang bagay na siyang nagsilbing marka na ng kanyang pangalan at ng kanyang binuong grupo. Bagaman magagawang tuparin ni Luffy ang kanyang pangako kay Shanks, ngunit tila hindi na masasaksihan ni Shanks ang ideklara si Luffy bilang hari ng mga pirata. Sa chapter 1000 nga ay makikita nating nagawang mapinsala ng atake ni Luffy ang napakatibay na pangangatawan ni Kaido, na siya namang ikinagulat ng pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Dito ay harap-harap ang sinabi ni Luffy sa mga emperor, ang salitang noon pa man ay paulit-ulit na niyang sinasabi sa kanyang mga kalaban, ang kanyang layunin na maging susunod na hari ng mga pirata. Subalit ang interesante lang dito, ay ang mga larawan habang hawak ni Luffy ang kanyang straw hat na tila may pagkakahawig sa ginawa noon ni Shanks sa Fuchsia Village ilan taon na ang nakalilipas. Nakita rin ni Kaido sa katauhan ni Luffy ang larawan ng mga maalamat na pirata, na nagpapahiwatig sa laki ng iniunlad ng kapangyarihan ni Luffy na kayang talunin ng isang tulad ni Kaido. Kapansin-pansin lang rin dito, na karamihan sa limang individual na nakita ni Kaido ay tanging si Shanks lamang ang hindi nakangiti at ang apat sa mga ito ay ang mga pumanaw na. Sa tingin ko, ang mga larawang ito ay nagpapahiwatig lamang sa posibleng masamang mangyayari kay Shanks sa muling paghaharap nila ni Blackbeard na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Kaya naman ang muling pagkikita ni Shanks at Luffy para sa kanilang pangako, ay hindi para maisauli ang Straw Hat kundi isa rin itong pamamaalam ni Luffy sa kanyang yumaong idolo. Ang kamatayan ni Shanks ang magsisilbing matinding motibasyon ni Luffy upang mas lumakas pa, at wakasan ang maraming kasamaan sa buong mundo. Shoutout po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at muli, maraming salamat po sa magpahanggang ngayon ay patuloy pa ring sumusuporta.